Hi mga ka-bass. So, because you know I'm all about that bass. About that bass. No. Hi mga ka-bass. So, and welcome back to my channel. So, panibagong umaga, panibagong trabaho na naman ang gagawin natin. And kung kayo ay bago sa akin channel, eh welcome na welcome kayo guys. And kung kayo ay mga luma na, so ayan, welcome back. So ayan, again and again. So ayan guys, and kung kayo ay bago sa akin channel, so ayan, paulit-ulit tayo. So it's me, Miss A. So ayan guys, ang inyong daily vlogger. So ayan, magsasawa kayo sa pagmumukha ko kasi araw-araw akong may upload. So ayan guys. And so bago ang lahat, please don't forget to subscribe. So ayan guys. Huwag nyo naman kalimutang i-subscribe, ba? Diba? So, ayan. O, ayan. Sabi na i-subscribe na. Sige. Charot. So, ayan nga, guys. And for today's vlog, so, ayan, magbibigay tayo ng reaction video tungkol sa mga na trending na, ano, ngayon, na news ngayon. Kasi, ang daming batang nawawala. So, ayan, guys. So, eto mga batang nawawala is sa Pasay City sila. So, ayan. And so, ayan guys, and gusto ko lang ang magpaalala or magbibigay ng babala sa mga kababayan natin or lalo-lalo na sa mga OFW na may mga pamilya na naiwan sa Pilipinas. So, and gusto ko lang talaga palalahanan na sana lagi niyong kumustahin yung mga pamilya niyo doon na lagi niyong i-monitor. So, ayan. Kasi napaka-delikado ng panahon ngayon, guys. And lagi niyong paalalahanan yun na nagbabantay sa mga mahal niyo sa buhay doon sa Pilipinas. So, ayan. Lagi niyo silang i-kukontakin kung nasa bahay na ba. Kasi lalo na kapag gabi, napaka-delikado ng panahon ngayon. So, ayan guys. Papakita ko sa inyo yung clip. So, ayan kung ano yung laman ng balita. So, ayan guys. Yang, dumulog na sa kanila ang mga magulang at kamag-anak ng 5 sa 8 kabataang nawawala simula pa noong Nobyembre 20. Ayon kay Yang, tinitingnan na nila ang background ng nasabing mga kabataan at kumukuha na rin sila ng kopya ng mga kuha ng CCTV. May testigo rin anyang nakakita sa isang sasakyang posibleng ginamit sa pagdukot. Una nang nag-viral sa social media ang mga larawan ng umano'y mga nawawalang kabataan, pero kahapon lang ito na i-report sa PNP. And so, ayan na nga guys yung balita, 5 bata yung nawawala. So, ayan, wag na nating hantayin na isa dun sa anak natin yung mawala pa. So, hanggat maaga pa-aga pa natin, hanggat kahit nasabihin natin malayo sa lugar natin yung nangyayari yan, pero kailangan pa rin natin mag-ingat guys kasi napaka delikado na sa panahon ngayon. So, ayan, payo ko lang guys, mapababae, mapalalaki. So, ayan, mag-ingat kayo, lalo-lalo na sa mga bata. Huwag kayo magpagabi sa daan at kung kayo lang mag-isa. So, ayan, papakita ko sa inyo yung CCTV footage yung nakuha kung paano dinukot yung isang bata. So, actually, hindi siya bat. So, bagito. Bagito na siya. So, ayan guys, papakita ko sa inyo yung clip. And so, ayun na nga guys, yung, di ba, napaka-simple ng pagdukot nila. So, ayan, napaka-delikado sa panahon ngayon, lalong-lalo na nag-iisa ka. So, ayan, lagi nating bantayan yung mga anak natin. And please lang sa mga Pilipinas na naiwan na may mga kamag-anak sa ibang bansa or mga asawa, anak. So, ayan guys, lagi nyong kumustahin yung mga, kasi nag-aalala din na yung mga kapamilya nyo doon, lalo na kapag may nababalitaan sila na ganyang mga balita sa Pilipinas. So, ayan guys, lagi nyong sasabihin sa kanila na okay lang, unsafe lang yung mga kamag-anak nila doon. So, para hindi rin sila nag-aalala. So, ayan guys, and sa mga kapwa ko OFW, lalo na sa atin, kasi hindi tayo, hindi natin kasama yung mga mahal natin sa buhay. So, malayo tayo. And so, ayan nga guys, napaka-delikado sa panahon ng Pilipinas ngayon. And paalala lang sa mga kabataan ngayon na huwag na huwag kayong
ang magagala lalo na kapag gabi at lalong wala kayong kasama. So, ayan guys, and napakadelikado sa panahon natin ngayon. And kahit nasabihin natin sa pasayan, kahit nasabihin natin malayo sa lugar natin, iba pa rin po yung nag-iingat. Kasi hindi natin alam kung saan sana sila nakakarating. So, ayan guys, and lalo-lalo sa mga kapwa ko OFW. So, ayan guys, gusto ko rin magbigay ng babala sa inyo na syempre malayo tayo sa mga pamilya natin. So, kailangan natin laging i-monitor yung mga mahal natin sa buhay para alam nating safe sila. So, ayan. And kayo din sa mga nasa Pilipinas. So, laging updated kung okay ba yung kalagayan nyo para hindi rin kami mga OFW nag-aalala sa inyo. So, dasal tayo kasi ang dami na nangyayari sa Pilipinas. So, ayan. And sana lang guys, mahuli na yung mga taong ganito na mga walang kaluluwa kasi kaya nilang pumatayin ng tao na tanggalan nila ng lamang loob na parang hayop yung tingin nila. So, ayan, nakakabahala na sa Pilipinas. Ano ba nangyayari sa bansa natin? So, ayan guys, bakit ganun yung mga nangyayari ngayon? So, ayan. And sa pag-ingat na lang guys, and lagi lang magdadasal. So, ayan. And siguro, yun lang siguro yung maano ko guys. Kasi gusto ko lang talaga mabigay ng babala kasi siyempre, alam naman natin na napakadelikado sa panahon ngayon. So, iba pa rin yung pinapaalahanan natin yung mga mahal natin sa buhay. Para maging safe tayo, di ba? Para hindi naman maging sayang yung mga pinagbagura natin na para tayo makaalis ng bansa para sa Pilipinas or para sa mga mahal natin sa buhay na naiwan sa Pilipinas. Tapos, ganun lang yung mangyayari. So, ayan guys, and be strong lang tayo. So, ayan, sana mahuli na talaga yung mga ganong tao. Kasi, napakasalot sa lipunan yung mga ganong tao na kayang pumatay ng kapwa nila tao para lang magkapera. So, ayan guys. And that's all for today. So, and thank you for watching. And once again, thank you so much. And please don't forget to like, share, subscribe, and hit the notification bell for more updates. So, ayan guys, until my next vlog, see ya. Bye!